May mga opisyal na rin po ng gobyerno na sunod-sunod na lumutang sa Camp Crame para raw linisin ang kanilang pangalan. Balitang hatid ni Tricia Zafra. Buwen naman o kahapon ng umaga sa tanggapan ng PNP-CIDG sa Camp Crame, si San Rafael Bulacan Mayor Cipriano Violago Jr., isa sa mga di umano'y narco-politicians na pinangalanan ni Pangulong Duterte, sabay ng pagtanggi sa paratang, humingi siya ng pagkakataong magpaliwanag at nangakong makikipagtulungan sa mga pulis. Sa tatlong taon na pagiging punong bayan ko, 2013 hanggang 16, 109 ang aking naipakulong na drug pusher. Wala raw siyang ideya bakit nadawit sa kontrobersya. Legal naman daw ang mga negosyo niyang gasolinahan, bakery, LPG at water refilling station. Handa rin daw siyang magpasailalim sa drug test at tutungo rin daw siya ngayong araw sa DILG. Ikinagulat naman daw ni dating Sagyaran Lanao del Sur Mayor Rasmilla Macabago ang pagkasama ng pangalan niya sa listahan ng Pangulo. I'm innocent. Ito raw ang unang pagkakataong mapukul siya ng ganitong anomalya. 2007 hanggang 2010 siya nanungkulang mayor bago raw nagnegosyo ng alahas at perlas. I cannot really say that na gas-gas na yan eh. Gas-gas na yan na politically motivated. Wala. Yung premise na wealthy mukhang hindi ganun eh. It has nothing to do with wealth. And besides, hindi mo siya dato. Handa rin daw siyang magpa-drug test. Ilan pang personalidad ang nagtungo sa CIDG kahapon pero tumangging magpakilala o magkomento sa kanilang sadya roon. Tiniyak din ng Armed Forces of the Philippines na daraan sa proseso ang mga sundalong nasa drug list ng kanilang Commander-in-Chief. Sabi naman ni Interior and Local Government Secretary Mike Sueno, sasailalim sa patas na investigasyon ang mga incumbent local executives. Maaari raw silang maharap sa kasong administratibo na pwede nilang ikatanggal sa pwesto kung mapatunayan. Pero bago ito, aalisan na raw sila ng kapangyarihang magtalaga ng Chief of Police at babawiin din ang permit to carry ng kanilang mga armas. Bukod sa mga alkalde, mayroon pa raw mga congressman, gobernador at barangay captain na papangalanan ang Pangulo sa hinaharap. Tricia Zafra, GMA News.